Isang magandang hapon po or magagabi na rin po sa bawat isa, mga kaibigan. Latest weather update po tayo, March 25, 2024, hapon po ng Lunes. Pero bago po tayo magpatuloy, pa-like and subscribe na rin po and pa-hit ng notification bell para ma-notify ko po kayo sa ating mga latest weather update. So mga kaibigan, ang hypnosis po natin, no, galing po sa Pag-asa. Meron pa rin po tayong easterlies or etong mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko na nakaka-apekto po sa ilang bahagi po ng eastern section po ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. As of now mga kaibigan, wala pa naman po tayong bagyong binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin pong namataan na mga low pressure area, pero sa labas po ng PAR, no, may mga cloud cluster or mga kumpol ng kaulapan na patuloy po minomonitor na posibleng maging LPA nga po. Yung binabantayan po natin na bagyo, tuloy na pong humina yung nasa baba po ng Indonesia sa labas po ng PAR natin. Tinitignan po natin yan, minomonitor natin dahil yung extension niyan posibleng po makaapekto sa atin dahil kalapit bansa lang natin yung apektado ng bagyo po na yan. But as of now, wala na po yung epekto at wala na pong bagyong posibleng makaapekto. At ito po, no, narito po ang forecast weather condition natin, yung mga lugar po na apektado po nitong easterlies. Narito po mga kaibigan, pakinggan po natin, makinig po kayo para malaman nyo po lagay ng panahon sa inyong mga lugar. Forecast weather condition, si area po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga, maulap po na panahon ng mararanasan dyan with isolated light rains to heavy rainfall po pagdating sa gabi. Posibleng impact po niyan pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng malakas na pag-ulan pagdating sa gabi. Sa area po ng Metro Manila mga kaibigan, kasama na po ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, maulap din po na panahon ng mararanasan, posibleng hanggang bukas po yan with isolated rain showers or thunderstorm pagdating po sa gabi. Dahil po yan sa easterlies at mga localized thunderstorm, apektado pa rin po ang ilang bahagi ng Luzon at Metro Manila. Impact po, posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide naman po doon sa mga matataas na lugar. Ayon sa Pag-asa mga kaibigan, bago po matapos ng buwan ng Marso, posibleng isang bagyo po ang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. So mas maganda nakahanda tayo anong mang oras dahil hindi nga natin masasabi ang panahon. Kahit po mainit ang kalagayan ng ating panahon ngayon, posible pa rin makapasok ang mga low pressure area or mga bagyo bago po matapos ang buwan ng Marso. So mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Marami